giving you an opportunity. You are invited. Hallelujah. And then suddenly, yung opportunity binibigay sa iyo, sasayangin mo. Hello? Praise God. Hallelujah. Ibang klase. Tuloy pa natin. Mamaya-maya na lang ulit. Verse 20. Still another step. I just got married. So I can come. Kakakasal ko lang kaya hindi ako makakaparating. Sabi naman ng iba, wala pa akong mapapangasawa kaya ayaw ko magsimba. Wala akong boyfriend kaya ako wala akong magsimba. Ayaw ko just sa church na, kukunti ang lalaki. Meron ko nakitang lalaki, alanganin pa. Sabi naman ng isang lalaki, ayaw ko na magsimba sa church na yan. Bakit? Diyan ko natagpuan yung napakasawa ko. Daling dahilan eh. Oh, I just got married. Pabira. Ibig sabihin, pag kinasal ka, hindi ka na magsisimba. Iba-ibang mga dahilan mo. Iba-ibang mga dahilan na. Pero, bakit? Isang buong araw ba? Bakit? Isang linggo ba? Dalawang araw ba? Yung hadaan? Ilang oras lang eh. Hello? Yeah. Ang worship service natin, pag tumagal to any half, pag medyo tumagal pa, ilagay mo ng 3 hours. Yun lang ha, 3 hours. Bilhin mo sa 3 oras, nainig ka pa. Hindi mo kaya nibigay. Ang bihira. Sa chismisa? Sa telenovela? Lalo na sa walang hanggang probinsyan! Ang matindi kong probinsyanong to, pambira na biktima ang mga taga-syudad. Ngayon naman, may Victor magtanggol. Eh, ang mga drama sa buhay. Parang ano yan eh, yung nung ano bang, 80s ba yun, nung 90s? Yung marimak. Yung nakabalita nyo, yung marimak na yun. Ako po, yan ang mga kalaban namin sa Bible study, no? Yung marimak. Kalaban sa Bible study. Kasi pag-uro, may magtuturo. Paumpisa ko lang magturo sa Bible study. May bigla lalabas na bata. Sabi niya, Nay! Sabi niya, Nay. Maya, hindi naman kagad ano, parang kala naman di halata. Maya, 2 minutes. Basta, sadali lang po ah. Meron lang po kailangan sa bahay. Sabi ko, marimar na. Marimar! Ang bihira pati siya. Ngayon, probinsyano, grabe. Ngayon ako nakasabay sa sakyan nun, matinan kaming meeting. Isang pastor, uy, ano nangyari sa probinsyano? Sabi ko, kinalaki mo trao, ang piling mo sa drama. Ako, nanonood ako sa mga ano kun, mga lumang pelikula, lalo na yung mga babalud, doon. Sino? Who killed Lapu-Lapu? Sabi ko, siya po patay kay Lapu-Lapu? Sabi tayo rin na-request ako. Sabi ko, abay, hindi po ako, sir!
Pero hindi po ako, sir! Tawa na ako ng tao eh! Ampi niya! Pero sumpahin pa rin ito eh! Ano klase ito? Umahabot sa principal! Kailangan po eh, yun eh! Bakit? Sino po natin kailangan labo? Hindi nga po ako eh! Eh kahit magtanong kayo eh! Patutunayan ko po! Tatawagin ko tatay ko! Ayun, papa! Pati siya mo! Habig ha! Pag-uwi! Tay! Tawag kayo ng aming teacher sa kanong principal! Bakit? Eh, tinatanong po ko sino ang pumatay kay Lapu-Lapu. Sabi ko, hindi ako eh! Sabi ng tatay niya, eh, kilala mo, hindi naman ako! Ang sabi niya, labot sa tay! Sabi niya, eh, nananahimik nga ako. Bigla akong pinagbibintangan. Eh, sabi ko, natawagin ko, labot ka tay! Hira yun! Pagdating ng tatay na sa principal saka sa teacher, eh, atawag niyo daw po ako sa kadahilan ng... Eh, sabi niya, ayan, sabi niya tayo! Sabi, di ba hindi ako pumatay? Eh, ginagawin din naman ako! Hindi niyo po kahit ipagtanong niyo kami sa mga kapitbahay namin, wala kaming record ng ganyan. Sabi niya, kaya huwag niyo kami pagbibintangan na ako o kami ang pumatay, kundi papatayin natin kayo! Pambira. Eh, ganun din mapapasaya ka pa. Malalaman. Oh, yun mga ganun, di ba? Ang balayag risky. Pasayahin mo buhay mo! Pasayahin mo buhay mo! Praise God! Bakit? Alam mo pang masaya ka? Doon mo mawawala yung mga excuses mo. Alam mo, ang mahina na ang katawan ko. Pag sumaya ka, lalakas ka. Kasi, inuubo ako. Pero pag sumaya ka, ma-overcome mo yan. Lalakas ka, gagaling ka, kesa maging madrama ka. Hello, amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang madrama. Kaya madrama kasi, ito madrami. Yan ang problem eh, madrami. Ang daming drami. Hallelujah. Amen ba? Ito may kanya-kanya silang ano oh. Ito may kanya-kanya silang dahilan. Ikaw, anong dahilan mo? Praise God. Hello, amen? Amen! Walang valid reason. Eh, paano po? Wala akong pera. Anong dahilan mo? Wala nga akong pera eh. Bakit? Bakit ko wala akong pera? Hindi ka sumamba. Kahit na walang pera ay kaya-kaya ko. Sa gitna ng walang pera ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Thanks to God. Naiwan ang aking wallet. Pag nakita ko yung wallet, pinagsamantalaan ko sana. Ang kapal ng wallet eh. Kita ko, Mira, puro listahan. Mira. Grabe. Mira. Eh, inaalagaan. Isang anak pa lang, makalimutin na. Isang anak, isang asawa, at saka isang nanay. Ulyanin na kagad. Grabe. Hallelujah. Tagalin mo. Pagtagumpayan mo lahat ng katuliran mo. Hello? Yes. Praise God. Sabi mo, alisin mo ngayon yung mga excuses mo. Praise God. Kasi, alam mo, hallelujah. Pag ikaw ba inimbitahan at hindi ka nag-response, ang nawalan ba yung nag-imbita o ikaw? Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Yes. Verse 21. Hallelujah. Verse 21. The servant came back and reported this to his master. Pagbalik ko, birin mo. Ito yung servant inutusan, siya nakarinig ng mga dahilan. Kaya pagbalik niya, nag-report siya sa kanyang amo. Then the owner of the house became angry. Naghalik. Ang hirap ba naman? Na di ba, pag ikaw naghanda, tapos walang kakain?
Hello? Andiyan ba kayo? Yes! Ang hirap. Kami na bakit? Kasi yung nagluto, alam mo bang ang hirap kainin yung sarili mong luto na hindi mo ba kinakain na umay ka na? Ha? Hindi ha? Ang hirap mong kainin yun. Bakit ganun? Yung mga nagluluto, ang hirap nilang kainin yung kanilang niluluto. Ano ba pinagagawa niyo sa niluluto mo na hindi niya makain tapos papakain niya sa iba niya? Mauumay ka eh, di ba? At saka parang sayang, biri mo, nagandaan ang gusto. Magagalit talaga eh. Yes. Pag may mga occasion, di ba? Sabi ah, ang ganyan yan eh. Tapos yung mga inimbitahan mo, magbibigay ng assurance, yes, darating ako. Pero pagdating sa actual, wala. Pagdating sa actual, wala. Sana kung sino, hindi mo naman napabayaran doon sa pinimbitahan mo na hindi dumating. Ay, bayaran mo to. Hindi pwede. But the thing is, may effort na ginawa yung nag-invite, pero ikaw na ini-invite lang, wala kang effort. Kundi pupunta lang, pagkatapos ganun na lamang. Kaya sabi niya, then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Ang biro. Sabi niya, ibay mo! Huwag ka na dyan mag-invite. Dito naman. Ano yun? Sino mga imbita ko? O sabi niya, yung mga nandiyan sa daan. O sino? Yung mga mahira. Ano pa? Yung mga crippled. Yung bulat. Yung lame. Ah, lame. Yung lame. Mga Pinay, mga lumpo! Eh, bilisan nyo! Kaya, dali nyo! Ba't nung tagas nyo ito pati? Eh, lumpo yan, siyempre, kaya mga ka. Eh, paano kung cripple? Botfit cripple! Eh, pinakas na! Yung handaan, may sayawan, papunta pa lang sumasayaw na! May sayaw ko yung handa. Pabira. Akala ko sumasayaw, yung panalakad niya yun. Sa aming probinsya niya, Pangasinan, meron ako ano dun eh. Meron kami niluloko dun kasi na-accident rin ng bata. Na-pekon eto. Kaya pag naglakad yan, ganyan eh. Wala halang biro eh. Ganyan talaga siya. Pero ang lakas nun. Pag hinawa kami yung kamay niya, kala mo bakal. Ang lakas nun. Bumubuhat ng panlabas. Ang lakas mo, ang lakas mo. Pero pag oras na naglakad, pag masasalubong ko yun, malayo pa, gagayahan ko ang lakad. Mas bata ako sa kanya, mas matanda siya. Sabi niya, pambira kang bata ka, pag ikaw nahawakan ko, babalik-balikin ko yung mga buto mo. Hawakan mo muna. Mas kanundi na. Baka mo ko. Napag-aanay ko yan. Pag alam ko na na medyo alanganin na, kasi nakakatakbo rin yun eh. Kaya kailangan, huwag na masyado magpapalapit. Kasi pag nakawa ka talaga, itatakbo yan. Pag tumakbo, mabilis din tumakbo. Kaya pansado ko, yung hindi ako aabutan. Kaya pag gano'n, takbo! Tapos, babagal ulit. Ayan. Hindi naman ako magpang-asar. Eto yung ginagawa ko. Eh, di ba maganda yung comedy sa buhay? Huwag ka lang papahuli. Huwag ka lang papahuli, siyempre. Sabi niya, yung mga imbitahan niyo! Hallelujah! Ano mo? Hallelujah! Si Lord, pag oras na may invitation at tinanggihan mo, hindi siyang nawalan. Bakit? May iba siyang imbitahan. Huwag mong sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Amen! Hello? Amen? Amen! At pwede ba pag ikaw naimbitahan, hallelujah, enjoy mo! Amen! Please, dati mo mga yung katabi mo habang enjoy yan. Eh, mahirap yung enjoy, dinagdagan mo ng di. Yung end joy. Tapos na yung kagalakan mo. Tinapos mo yung kagalakan mo. You end your joy. Wala lang, wala lang. Kasi ano? No? Bring the poor, the crippled, the blind, and the lame. Verse 22. Sir! Yes,
servant said. Habi yan. What you ordered has been done. Ganda naman ng meron ganong kasama, no? Bawat utos, pambihira. Well done! Habi yan. Sige, imbita mo yung mga meron doon, yung mga crippled, yung mga blind. Eh, hindi madali mag-imbay. Pag sinabing crippled, hindi niyang kaya. Anong gagawin mo? Talagang pinagtsagaan talaga yan. Yung bang isasakay mo lang? Talaga ba? Mayaman yan, syempre, may sasakyan. O di, ikaw ang magsasakay dyan. Isasalansan mo yung sasakyan. Syempre, di ba? Tapos yung susunod naman, yung, o, pag-akyat niyan ganyan, hallelujah. Praise the Lord. Magkatapos yan. O, sige, isa-isa. O, yung bulag. O, dito ka. Yan. Hindi, riot. E, di pinagtsagaan niya. At ang maganda, pambihira. Well done. Nagawa niya. Sir, the servant said, what you ordered has been done. But there is still room. Pambihira. Ay, mission accomplished po, sir. Sabi niya, o. Mission accomplished. Bakit? Andiyan na po. Yung pinaimbitan nyo, andiyan na po sila lahat. But the thing is, sabi niya, but there is still room. Mahirap. Ang daming inimbitahan na mahirap. Mga crippled, mga paralisado, mga pilay, mga bulag, mga lumpo. Andiyan na po, pero hindi pa po puno. Meron pa pong lugar. Oh, grabe itong servant na ito. Hallelujah. Praise God. Nakakuha niya yung puso nung ano? Nung boss niya. Bossing, andiyan na po sila lahat. Pero kulang eh. Meron pa pong lugar. Hello? Ha? Dapat kuhanin din natin yung ano. Dalawa yun. Yung puso ng amo at saka yung puso ng servant. Pero bakit ganun ang servant? Kasi nakuha niya yung puso ng amo. Amen? Alam mo, madaling sumunod at well done ang pagsunod mo kung kuha mo yung puso ng amo mo. Praise God. Hallelujah. Amen? Gusto mong makuha? Hallelujah. Yung nagtuturo sa'yo, kunin yung puso niya. Praise God. Alamin mo yung pinaka-intention niya. Ganyan ha. Hallelujah. Doon ka matutuwa. Eh, mahirap. Ang mahirap na tinuturoan na dinidisciple, yung iba yung puso niya, sa lang dinidisciple sa kanya. Mahirap yun. Hello? Yeah. Glory to God. At mahirap mag-tuto sa isang estudyante na ang isip niya, hindi niya porte yun. Oh, praise God. Yes. Pag tinuruan mo English, okay. Okay, yan. Bakit? Bakit ka madaling matuto? Kasi nga, kuha mo yung puso eh. At saka gusto mo matutunan. Ma! Ayan, hindi ko porte yan. Tingnan mo, pag ganun ang isip mo, mahirap matuto yan. Hello? Bakit? Para sa'yo, hindi mo porte yan. O, ang topic natin ngayon, obedience. Next topic, please. Hindi ko porte yan eh. Ali, ang pagsunod. Kasi ang porte ko, pagsuway. Mahirap mo maintindihan yun pag ganun. Kaya hindi natututo. Kasi iba yung puso mo doon sa nagtuturo sa'yo. Hello? Amen? Kaya tingnan mo, mag-college ka na iba ang kinuha mong course sa gusto mo. Pwede mo engineering. Kumuha ka na engineering, pero ang gusto mo pala, midwife ka rin. Wala eh. Mahirap eh. Hello, amen? Amen? Hallelujah. Kaya dito, sir, the servant said, galing mong servant. Sabi niya, what you ordered has been done. But the thing is, there is still room. Sana maintindihan natin to. Hallelujah. Na habang umaattend tayo, ay mapasaya natin si Lord. Na, hallelujah. Eh, pang ibang klase, pang nakuha mo yung puso ng Diyos. Magiging kabahagi ka, hallelujah, sa paglaganap ng kanyang kaharian. Kasi pag naranasan mo ang kaligtasan, hindi pwede na itatago mo sa'yo lang yan. Ang mangyayari yan, ayun o. Pag the moment na naranasan mo, anong gagawin mo? Isishare mo. Hallelujah.
Ang masaisip mo nun, ay dapat maging kabahagi pala ako. Saan? Sa pagbabago ng bansang ito. Gusto nyo bang mabago ang bansang Pilipinas? Yes! Gusto nyo bang yumaman ang bansang Pilipinas? Yes! Kasi kung ayaw nyo, malas na kayo rito. Ang pag-asa natin, wala sa ibang bansa, dito sa bansang ito. Amen! Darating ang oras, hallelujah, yung mga umaalipin sa atin dati, silang mamamasukan dito. Bakit? Hindi ito biro, hindi ito kwento kutsero. Mayaman ang bansang Pilipinas. Amen! Bakit hindi yung mayaman? Kasi nga, hindi magamit ang kayamanan ng bansang Pilipinas. Bakit? Dapat nabago muna ang mga Pinoy. Amen! Lalo na yung mga namumuno. Praise God. Hello? Amen! Pero tayo ng ganong adhikain at layunin at laman ng puso na kasama ako sa pagbabago ng bansang ito. Amen! Pwede ba tayong magkaisang dalawang? Amen! Paano nangyayari? Maranasan mo muna kaligtasan. Paano kaakay ng isang bulag kung ikaw ay bulag din? Parehas kayong malalaglag sa bangin. Amen! Hello? Amen? Amen! Kaya, hallelujah. Eto, inutusan, nakita yung pangangailangan. Sumunod siya, pero nakita niya kulang pa. He was not satisfied. Praise God. Hello. Sana sa pag-attend mo, lalo na ako nakakatiyak na ako, naranasan ko ng kaligtasan. Sana, hallelujah, itaas mo pa yung level niyan yan sa susunod. Sabi ako, kung ako nakaranas ng kaligtasan, eh kung yung servant na yun, nakita niya na meron pang lugar, dapat maramdaman mo yan. Ako rin, nakikita ko may mga bakante pang upuan. Dapat lahat ng upuan doon sa church maupuan. Amen! Praise God. Sana minsan bago ka umuwi, tingnan mo at bilangin mo muna ilan pa yung mo hindi naupuan. Halimbawa, kung 30 pa, oh hallelujah, kung 30 pa, ilan ang pwede mong, ilan ang pwede mong dalhin para ako, ang part ko, o kahit dalawa lang doon sa 30, 28 na lang. Eh kung lahat may ganun, eh di kukulangin yung upuan. Amen! Hello? Amen? Amen? May naranasan, may na-experience na ba kayo? Nahandaan, inimbita ka? Ikaw ang inimbita, nag-imbita ka pa? Naranasan yung gano'n? Ha? In-invite ka? Tawag ko na in-invite, nag-invite ka pa? Eto yung ganung banquet ang gusto ng Panginoon? In-invite ka lang, mag-i-invite ka din? Nakakaya ba yun? Hindi. Praise God. Hello, amen? Pinakamahirap magpakasal sa probinsya. Sa totoo lang, sa probinsya. Ay, nako. Pinakamahirap yan. Kasi doon, hindi uso invitation. Pag oras na narinig, may kasalan doon. Tara! May kasalan doon. Tara! Sa amin, Pangasinan po ako, ang kasalan sa amin, dalawang araw, Saturday, Sunday. Saturday ng hapon, umpisa na ng kainan hanggang Linggo ng tanghali. Eh, ang kakatayin mo doon, nako po. Pag ubos na, ikaw ang kakatayin. Walang halong biro yun. Although na ngayon, medyo nagbago na rin. Yun ang iba, ha? Yun ang iba, ano? Kaya noon, hindi basta-basta mag-asawi, hindi basta-basta ang pag-asawi. Bakit? Bukod sa dalawang araw na ang handaan, sabi ano? May dote pa. Alam niyo yun? Ha? Yung dote? Dote, katunog ng lote. Hindi. Yung meron kang anong tawag doon? Yung nga eh. Ibibigay mo yun na kung saan. May bayad ka ibibigay sa magulang bago mo makukuha yung kanilang anak at mapapakasalan. Kaya magdasos ang pagpapakasal. Eh ngayon hindi kasi, kindatan lang, sumama na eh. Kaya dati-dati nahihirap mag-asawa ng ganun eh. Eh ngayon kasi pa. Noon pahirapan, ngayon padalian eh. Tinindata mo. Pero, hindi alam, akala niya pinagpupukaya mo siya ng mata, hindi niya lang alam, inaantok ka. Sumama na siya. Nagpuwing ka. Ikinundatan ko, sama na. Pag
ang bihira. Hello? Ha? Ale, ibang klase itong servant na to. What you ordered has been done. Ay, kung ganyan ba naman ang mga lingkod ng Panginoon, ibang usapan. Hello, amen? Amen? Glory to God. Hallelujah. Verse 23. Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and make them come in so that my house will be full. Sabi, apo nun na ba? Sige, punta ka pa si Bangdan! Hanggang sa ano? Hanggang sa mapuno! Bakit? Hallelujah! Kailangan natin punuin! Wow! Praise God! Alam mo, huwag ka masatisfied o maatin lang. Go to your next level. Hallelujah! The level of your dissatisfaction will determine the level of your determination. Huwag kang masatisfied na umaaten ka lang ng linggo. Kailangan umaaten ka ng life group. Pero huwag kang masatisfied na umaaten lang ng life group. Kailangan umaaten ka ng linggo. Pero huwag ka lang masatisfied na umaaten ng life group at umaaten ng linggo. Kailangan nagde-devotion ka. May sarili kang Bible. And I suggest, pag magba-Bible ka, huwag lang sa gadget mo. Kasi pag gadget mo ang Bible mo, hindi mo napapansin, may demonyong nakakasingi. Nagbabasa ka ng Bible, may biglang nag-text, may biglang nag-chat, may biglang ano. Kaya mo, nakupo. Madi-disturb ka. Sayang eh. Ang ganda pa naman nung pangandong ka na sa peak, oh, mabira, sarap ng presence ng Lord, and then suddenly may nag-chat. Ano oras tayo makikita? Where na you? Dito na me. Biglang mababago yung ano. Oh. Hello? Kaya nga, magkaroon ka ng sariling Bible. Hello? Amen? Besides nun, kasi kung full gadget lang ang binubuklat mo, alam mo darating ang oras bigyan ka ng Bible, hindi mo alam kung nasaan. Pag oras na ito, hindi mo alam. Titus lang, hindi mo alam kung saan mo hanapin. Alam mo kagad ang isang taong nagbubuklat ng Bible. Bakit? Sabihin mo lang ang book. Alam mo kagad kung marunong siya magbuklat. Kasi sinabing Titus, magbuklat ng... Ah, hindi marunong ito. Hindi ito nagbubuklat ng Bible. Kasi ang Titus hindi dito. Praise God. Dito kagad yun. Sa dulo, bandang dulo. Pag sabi, Genesis! Binuklat ko. Alam mo kagad eh. Alam mo kagad eh. Praise God. Di lalo na Philemon, ay maliit na tao yun. Isang chapter lang yun. Hindi mo alam kung paano hanapin. Kaya nga, huwag kang masatisfied. Umatin lang. Dapat na devotion ka. Praise God. Umatin ka ng live group. Tignan mo nga yung katabi mo. Umatin ka dapat ng live group. Praise God. Alam nyo, hindi siya naka... Pero mamaya susunduin ko. Meron isang kapatiran, kararating lang from US. Kagabi lang siya dumating. Kagabi lang siya dumating. Ito po yung... Hallelujah. Ito po yung... Ang church nila, nasa California. Ito po yung pastor niya po. Matagal na po ako ini-invite. Ini-invite kami sa US. Dumating siya. At may isa sa kamag-anak, kapatid o ano, ikinasal, pumunta rito. Pero for 3 Sundays na nandito siya, aatin siya rito sa church. Sundin ko mamaya sa isa na ang hari. Kararating lang kagabi, kaya sabi niya mamaya na lang po ako, pastor, aatin sa AS, yung alas 2. Siyempre, jet lag pa yan eh. Sa totoo lang, kung bakit ayaw kong pumunta ng Amerika, sa kadahilanan hindi ko ma-imagine talaga yung 15 hours, 13 hours na nasa aeroplano. Ang hirap talaga nun. Hindi ka mo makapag-basketball habang nasa balikan. Huwag kayo makapag-tennis, di ba? Amay atin, bakit? Kasi gusto niya po matuto paano ba mag-life group lalo na sa mga kabataan kasi ang hawak niya mga teens. Praise God. Hallelujah. Gusto niya matuto raw. Hallelujah. Kaya pinaten siya rito. Aaten for 3 weeks. Andito siya at magpapatrain gusto. Hallelujah. Kaya makikita niyo sa ibang mga life group. Mamaya andito siya. Hallelujah. Hello? Taga Malagasang, ano siya, Cavite. Malapit kila Nido. Praise God. City lane yata yung kanyang ano doon. Hallelujah. Pero yun mo, sa Amerika gusto matuto ng
Sana ikaw din. Hello, amen? Kailangan meron tayong proseso na kung saan, tingnan niyo po, ang process natin dito, hindi mo na kailangan pumasok sa Bible school. Hindi mo na kailangan pumasok sa Bible seminary. Praise God. Glory to God. Bakit? Yung process na tila. Kaya ang process yung Pepsol. Kailangan, sana may lagay mo sa puso mo to yung process na Pepsol. First P is pre-encounter. Letter E is encounter. Letter P is post-encounter. Kaya nga pag nakaranas ka sa encounter, huwag mo sasayangin yung karanasan mong yun. Kailangan magdire-diretso ka. Post-encounter, tapusin mo. Dapat excited ka. Amen. Pagkatapos nun, ayun o. Yan, mag-excited ka na ano. Hallelujah, magsosolwan na ako. Silapan sa'yo, pag grade 1 ka, hallelujah, excited ka, una mong pasok, excited ka eh. Pero may kaba. Ako, excited ako pumasok nun, pero may kaba. Kasi noon, ang sukatan sa amin, para pwede ka nang pumasok sa grade 1, kailangan abot mo na yung tenga mo. Ako po, pangalawa po ako sa unahan sa pili. Ang unang-una, pinsan ko. Eh kami yung mga matatangkad dun. Kaya, abot niyo yung... hindi ko halos maabot. Ganyan, matatangkad. Yung ginawa ko, opo, abot ko po. Pamihira yun. Hallelujah. Excited ako na pumasok! Pero habang ano, pagpatapos na, ako excited na, uy, mag-grade ko na ako. Katulad ng sabi ko noon, ang motivation ko noon nung nag-aaral ako, ang challenge sa akin ng ate ko, pag press honor ka ng grade 1, at the end of the school year, bibigyan kita ng 10 piso. Wala ka nang biro yan. Naging motivation ko po yan. Kailangan maging press honor ako para may 10 piso. 70s po yun ha, 70 yata yun. Okay, ay naku, bawat pag-aaral ko, nakikita ko 10 piso. Kaya pagpapasok na ako sa school, kapunta ako, makakakuha ako ng 10 piso. Tinarget ko yun, kailangan press honor ako. Natapos ko yun, press honor ako, may 10 piso. Reward ko yan. Pagdating ng grade 2, hallelujah, may 20 pesos ka. Aba, 10 piso plus 20, 30 pesos na. Tinarget ko po yun. Hallelujah. Sino mang humahabol sa grade ko, inaaway ko pa rin. Hindi ko to yun. Hallelujah. Ang kalahaban ko, pinsan ko mismo. First honor ko, second honor siya. Praise God. Tinarget ko yun. Ang malungkot lang ako pag binigay na, sabi ng ate ko, pinulog ko na sa bangko yung pera mo. Hindi ko lang wakan yung sabo, 20. Bawat grade yan, pataas ng pataas. Pataas ng pataas. Grade 3. Pagdating ng grade 5, lumipat ako sa Maynila. Hindi na ako person, no? Praise God. Wala na ako sikwenta. Wala na ako sikwenta. Pagdating ng grade 6, wala na ako 16. Praise God. Pagdating ng first year, hallelujah, hindi na ako honor. Wala na. Nandun na ako sa dulo. Bakit? Napasok na ng fraternity. Wala nang naging motivation. Kaya dapat ikaw may motivation. Hello? Praise God. Kaya nangyari. Hallelujah. Pag nawala yung excitement mo, kaya nga pag-pepsol, pagdating, uy, naka-posing counter na ako, naka-excited ako magsosolwan ako. Amen! Iba nga, solwan lang. 10 lessons lang, hirap pang tapusin. Hindi lang pang tapusin. Iba tumatakas pa, pupunta pa ng Pangasinan. Dahan naman, Sol 1, tapos Sol 2, tapos Sol 3. Ano mo, ikaw yung disciple talaga na uhaw sa Panginoon. Oh, kaya yung level, don't just be satisfied na umaten ng Sunday. Amen. Kundi, kailangan mo. And then, after that, you are a leader. Amen. Praise God. You are a leader. You will become a leader. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Kaya nga, dapat determinado. Kaya nga, consistency brings determination. Yes!
magiging leader ako, magiging leader ako. Dahil kung ngayon, hallelujah, umaattend ka ng live group, hindi yan pang habang buhay. Darating ang oras, ikaw ang nagla-live group. Amen! Yan si Ida, oh. Sumpungin na may live group pa. Lahat ngayon, wala tayong live group dahil sinusumpong ako. Ano diba? Ang hirap ko lang. Ikaw na live group leader, sumpungin. Ako po. Hallelujah. Praise God. Yeah. Si Ina, pero nagla-live group din si Ina, pinipili niya lahat ng kulot. Matutuwa ka dyan, yung mga live group niya, lahat ng live group member niya, patay ang buho. Pero wala natin mo, wala natin mo. Ah, nasa children. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, praise God. Kaya nga dapat, don't just be satisfied. I repeat, the level of your dissatisfaction will determine the level of your determination. Kasi pag hindi ka satisfied, big, I want more, I want more, I want more, I want more. Tingnan mo ha, hallelujah, magiging determinado ka. Amen. Amen? Amen. Another sample niyan, tingnan mo, hallelujah. Kung ikaw, kahit wala kang pera, pwede kang makagraduate sa college kahit hindi ka kayang tustusan ng magulang mo, itataas mo lang yung level of determination mo. Makakatapos ako ng pag-aaral. Magsisikap ka. Later on, you will become a what? A scholar. Praise God. Amen ba? Kaya nga, ano kaya? Lakas ng loob lang yan at determinasyon. Praise God. Hello, amen? Ako lagi kong sinasabi sa mga workers dito, leaders, isa lang ang gift ko, lakas ng loob. Praise God. Pagdating sa ganun sa, at pagdating sa Panginoon, wala akong dapat ikaya. Kahit sinong kara ko, milyonary, bilyonary, hindi ako naiya. Nasubukan ko po, hindi ako nagyayabag sa'yo. Nasubukan ko magturo sa mga bilyonary. Praise God. Hallelujah. Pero, hindi ako naiya. Yung boldness, yung anointing ng Panginoon, ibang usapan po yun eh. Hello? Amen? 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 Subukan ko magturo, patatama, bilyon mo, asawa ng bilyonaryo, pag tinatamaan, kukumprontahin ka pagkatapos eh. So, pinatamaan mo ako ah. Ay, nalata niyo po. Kalang hindi kita gagantihan ha. Tayo mo ako. Makantay ako. Pagantay pa pagbalik. Ito, binibigay ko sa'yo, necktie. Binigyan ako necktie. Hindi ito ha. Binigyan ako ng necktie. Pabili ka. Sabi ko ba, mag-anong necktie, oh. Sarap palang patamaan mo. Sa susunod, dapat mapatamaan ko dito. Ano kaya ang ibibigay? Matamaan uli. Necktie uli. Yung pala gusto niya pantali ko sa dead ko. Have that boldness! Karoon ng lakas, courage, lakas ng loob! Huwag kang maiya! Amen? Hallelujah. You are a leader in the making. Amen. Amen. Huwag mong sayangin, no? Pambira, kung umaten ka. One of the, ano, wasted opportunity, yung in-invite ka, hindi ka nag-response. Pero another wasted opportunity, yung nag-response ka, pero hindi mo tinapos, hindi ka kumata. Yung iba kasi, oh, umaten nga ng kasalan, o kaya umaten nga ng handaan. Hindi siya kumain. Sipisipin mo, nasa banquet ka, hindi ka kumain. Sa palagay mo, iisipin nung naghanda na hindi ka kumain. Nahiya ako, hindi ako kakain. Yung iba naman, pag kumain, konti lang. Konti lang kumain. Kahit konti o marami kinain mo, kumain ka pa rin. Hindi ko sinabi, ubusin mo. Pero ang sabi ko, you need to enjoy. Pag kumain ka, enjoy mo. Amen? Amen? Mahirap yung matin, hindi ka enjoy. Ay, naku. Alam mo, yung isang minuto na wala kang ginagawa, ang haba. Yung napapansin, yung 100 seconds sa stoplight, ang tagal. Nakita mo ngayon, lalo 100 seconds. Tagal nun ako, tagal ako to. Eh, ano itong 100 seconds na to? Ilan lang? 1 minute, eh? Hindi ba kay? Pero tagal nun. 100 seconds lang. Okay. Ay, pambira kasi pag oras na idle time, nako, wala kang magawa. Hindi mo naman pwedeng pag
pag-aksaya mo ng panahon na habang nag-aantay ka nun, ang gagawin mo, bubusin namin yung haramang, eh baka masapok ka. Kaya dapat, pag gumatin ka, enjoy mo. Tingnan mo nga yung katabi mo, leader yan. Mukhang enjoy ba yan? Leader yan! Leader ka! Sabi mo sa katabi mo, leader ka! Praise God. Amen ba? Amen? Glory to God, hallelujah. Enjoy mo! Hallelujah. Andito tayo sa presensya ng Diyos. Banquet mo, great banquet ito. Enjoy mo! Amen! Ha? Amen ba? Halata bang nag-enjoy yung katabi mo? Amen! O halata na nanalangin siya na matapos na. Hallelujah. Kaya sabi niya, then the master called his servant, go out to the roads and country lanes and make them come in so that my house will be put. Verse 24, I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet. Ako, yan ang mapinagin. Habang may pagkakataon, let's grab the opportunity, hallelujah, na mag-respond sa panawagan ng Panginoon sa ating buhay. Darating ang oras, sabi ko nga sa inyo, magkakaroon ng tanggutom, pero hindi sa mga material at sa mga financial na bagay, kundi tanggutom sa kanyang salita. Darating ang oras, mapalag tayo na sa bansang Pilipinas tayo. But the thing is, hallelujah, magbuklat na kayo, magbuklat, magbasa ng Bible. Darating ang oras, ipagbabawal yan. Sa ibang lugar, bawal to. Communist country and Islam country, makitaan, mahulihan ka dyan, buhay ang kapalit. Buhay ang mapalit tayo, nandito tayo sa bansang Pilipinas. Amen? Ah, bakit ganun? Pero ang Bible, the best-selling book in the whole world. Hallelujah. Yung iba, nalaman lang na nagsuko ng buhay kay Jesus Cristo, persecuted. Ay, merong foul, sinasaktan. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon. Nakikita niyo siguro yan sa social media. Hallelujah. Even in Indonesia, ang daming kumikilala sa Diyos. Indonesia, naku po, largest ano yan, population, Islam. Hello. Amen. Praise God. Hallelujah. Enjoy mo. Amen. Praise God. Maging lumapit ka talaga ng lubusan sa Panginoon. Enjoy mo yung presensya at relasyon ng Diyos sa buhay mo. Amen. 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 Daanan yun. After ng soul 1, ang goal mo, soul 2. Eh, 10 lessons lang yan, 10 weeks lang yan, absent ka pa. Huwag ka matakot kasi may exam eh. Huwag ka matakot, pasado ka. Aaral ka lang eh, magbumuklat ka lang naman eh. At saka may konsiderasyon, lalo na sa mga dual citizen. Pag mga dual citizen, may konsiderasyon. Kahit mali ang sagot, tinatama na lang. Kasi yung iba, yan ang paano ko, pambihira. Ay hirap na mag-memorize. Ang mga bata, madaling mag-memorize yan. Hindi nyo napapansin, itago mo yung tsokolate, memorize niya kung saan nakalagay. Praise God. Hello, amen? Hallelujah. Glory to God. Okay, important points. Number one, the heart of the master. Look at the heart of the master. Birin mo, hallelujah. Yung bang for you, hindi ka ano, hindi ka, it seems you are not qualified. But the thing is, you become qualified. You are invited. And then, number two, he prepared the banquet. Meron pong gastos. Meron pong airport. Pero ginawa pa rin niya. And lastly, yung kanina sinasabi ko, the level of your dissatisfaction will determine your level of your determination. Praise God. Amen ba? Sana, habang naririnig mo ito, hallelujah, nasa heart mo, kailangan makapag-pray encounter ako, mag-encounter ako, magpo-posing encounter ako, magsosolwan ako, magsosolto ako, magsosolto. Hindi lang yun nasa isip mo, makapag-encounter. Katiting lang yun. Hindi lang encounter yun. Kasi nga, pinay mo, ang goal ko, makatapos ng elementary. Hindi lang doon. Ang goal ko, makatapos ng high school. Hindi lang doon. Goal ko, makatapos ng college. Hindi lang hanggang doon. Kami po ngayon, professional, pero standby. Katapos ng college. Katulad ng sabi ko, yung isa kong kaibigan, pastor, Chinese po siya. Alam nyo, ang pangarap ng mga Pilipinong magulang, sabi niya, natupad, sir. Bakit? Ang pangarap nila, mapatapos ang kanilang anak sa pag-aaral. Ang dami namang nakatapos ngayon. Kaso nga lang, walang? Wala.
Kami, sabi niya, sa aming Chinese, sabi niya, hindi pangarap ng aming mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral. Ang pangarap, habang nag-aaral, may business. Totoo yun eh. Praise God. Kaya siya, ako sir, abang estudyante ko, elementary pa lang ako, may business na ako. Habang nagla-lecture yung ako, teacher, kinakalabit ko yung katabi ko. Nanto ka, may kaindi ako rito, may paminta ako, gusto mo? Pili ko. O mamaya, may recess. O, mamaya, meron akong tinda rito. Praise God. Angel's Burger. Unang tagat, tinapay lang ka. Ginagawa ito yung talaga yun. Eh masakla, habang ano pa siya no, ayun, grade 6 yata o 12 year high school. Pinasok siya. Diba sa mga, diba, sa mga McDo, sa mga Jollibee, may ganyan yung mga bata, naalala niyo yung mga gano'n. Ang binibigyan ako. Ang matindi, nung sweldo na lang, pumila siya, wala siya sweldo. Yung pala binulong ng tatay niya. O, yung sweldo ka niya. Galit siya. Sabi, bakit ako walang sweldo? Ay, nasa isip niya ngayon, ang motivation niya. Pag nakatapos ako, pag ganito, mag-business ako, kahit di pa ako mag-business ako, yung bira ginaganito niyo ako, ako rin magkakaroon ng ganito. Ganun, bumasok tuloy sa motivation niya yun, mag-business ako. Yun, tuloy, puro business ang nasa isip. Bakit yun? Ang motivation, hallelujah. Kaya dapat, hallelujah, meron kang goal. Don't just be satisfied. Level up your dissatisfaction. Yes. Para maging determinado ka. Hello? Amen. Habang estudyante ka, hindi, tatapusin ko pag-aaral ko. Yes. Kaganda buhay ko. At higit sa lahat, maglilingkod ako sa Panginoon ko. Yes. Dapat yan ang determinasyon mo. Amen? Kaya ngayon, naka-encounter na ako. Ngayon, nagsimula na ang post-encounter. Tatapusin ko yun. 11 lessons na yan. Wala akong absent. Praise God. Amen ba? Amen. Di ba pag wala kang absent, pasado ka? Amen. Yung ibang estudyante, kaya pumapasa yan dahil lagi nilang sa attendance eh. Ha? Magkano? 500 ang? Ang perfect attendance na 500? Ngayon? Oh? Next year? Aba, babi, hindi na-absent si Ina niyan. Full year yun, full school year. Sa isang buwan, kaya buwan-buwan may 500. Uy, sa ulang ito mo yun, Ina, pag ganyan sa mga. Ano yan, dapat, ano, tayo. Tayo, hindi mo man marinig. Dahil, iparinig ba sa kanilang lahat? Dapat? Walang record ng guidance. Habag sakta dun. Pag walang absent, 500, buwan-buwan. Huwag mong binira yun. Napaupo ng maayos si R. Mark. Pabira. Si R. Mark. Oh, ganda yan. R. Mark. Tagig ka, R. Mark. Wala ka sa ano. Pero mas matindi ang ano eh. Mas maganda ang offer sa tagig eh. Maisan dito sa tagig. Sa tagig? May ganun ba? Sa tagig? May ganun? Wala? Sa Pasay may ganun? Pangalit. Sino ba mayor ang pinagsasabi niya? Baka naman yung mayordomo sa ano ah. Pero talaga, challenge niya yun? Ang may challenge. Asa, teacher mismo nagsabi. Baka, pambira. Pambira. Tingnan mo ha. Tingnan mo ginagawa ng gobyerno ngayon para lang makapag... Praise God. Hallelujah. Yung mga klase. O, tanda niyo. Mga paranyaki po. Paranyaki boys and girls. Ha? Pag walang absent, may 500, oh. Oh, ang gira. Ibang klaso. Allah, ang lakas makatunog ni Ina, biglang lumipat. Quezon City ito, biglang lang punta ng Parañaque. Ang gira. Tingnan niya, no? Tingnan mo, kaya nga level up mo. Tingnan mo, hallelujah. Iba kasi yung merong nagtutulak sa'yo, nagpupus sa'yo, naggawin mo ito eh. Iba yung may Panginoon ka, iba yung may banal na Espiritu eh, na nagagawa mo ito ng buong puso. Level up your dissatisfaction. So ba, para sa ganun, ay yung level of determination. Aangat! Amen! 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 Palakpakan mo nga si Lord. Malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Come on, come on, come on. May sigaw, hallelujah!
Close your eyes. Bawat salita na narinig mo, hallelujah, tandaan mo, huwag mong sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Praise God. Don't just attend. Bimbo. Yung process, daanan mo. Makamtan mo ang kaligtasan. Kahit kailan, hindi mo yan pagsisisihan. Hallelujah. Bless na niyo mong talong. Habang nakatayo ka at nakapikin, pag nilay-nilay mo yung mga salita na narinig mo, hallelujah, mag-sink in ng gusto. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to move in your heart. Glory to God. Daanan mo yung proseso. Always be on fire. Tumaas yung hunger and thirst kay Lord. Maranasan mo ang kanyang presensya. Hindi mo may pagpapalit sa anumang bagay. I pray, O God, sa bawat isang nandito, dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat salita mong narinig nila ngayong umaga nito ay magbigay hamon ito, Panginoon, para magpatuloy sa iyo, para maging uhaw sa iyo, lubusang sumamba, makaranasan, makamtan ang kamigtasan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Holy Spirit is moving right now upon you. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. I pray for the mighty conviction of the Holy Ghost, O God. Ng bawat isa, magpapatuloy, walang malalaglag. Nais naming lubusan makamtan ang kaligtasan na ibinigay mo, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, nakamtan namin. Dahil, Lord, tinatanggap namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord. Kami ang dapat maparusahan dahil kami ang nagkasala. Pero inako mo, Panginoon. Ayaw naming masayang ang opportunity na iyon, Panginoon. Just like that opportunity that we are invited in the great banquet, Lord. We don't want to waste that opportunity. We want to grab that opportunity, O God. We will trust you. We will serve you wholeheartedly. No matter what, Lord. Salamat po, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Lord. 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 Salamat po, God. Hayaan mo po, tumubo ang pananampalataya. Hayaan mo po, Panginoon. Ingatan mo po, ang linggong ito, Panginoon, maranasan nilang iyong presensya. Matutunan nilang sumamba. At Lord, ahatan sila ng life group. Magdi-devotion, magbabasa na yung salita, mananalangin, Panginoon. At atin, magsasama-sama kami ulit sa susunod na linggo at may kasama pang invite sila. Salamat po, O God. Sineselyo ako po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Hallelujah!